Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Ilan lamang sila sa mga sikat na bayaning bidang-bida sa mga libro ng kasaysayan. Wala sigurong Pilipino ngayon ang hindi nakakakilala sa mga bayaning ito. E sino naman siya? Excuse me, kilala niyo po ba kung sino yung nakatayo dyan? Ay, sige. Hindi pa? Ah, sige. Asik. Ah, pwede pong matanong kayo kung kilala niyo po yung nandun po na tayo dyan po. Ano po yung pangalan niyo, ma'am? Excuse me po. Kilala niyo po ba kung sino yung nandyan po, ma'am? Pero kilala niyo po ba siya? Bayani sa maling panahon. Yan naman ang bansag sa dating general na si Artemio Ricarte na kumampi noon sa mga Hapon. Dahilan daw para itakwil siya ng ilan at hindi kilalaning bayani. Bagamat para sa ilay, wala siyang panama sa ilang national heroes. Kinikilala si Ricarte bilang isa sa mga paunahing pinuno ng revolusyon sa Cavite laban sa Espanyol at Amerika noong 1896. Ginamit niya ang alias na Vivora, Espanyol na salitang Viper, na isang makamandag na ahas. Sa siyudad ng Batak, si Ricarte ay isang bayani. Siya ay nararapat na mabigyan ng isang monumento dahil siya ay isang great soldier, matapang na bayani, a great example for our youth na maging matapang, love for freedom, love of independence, and love of the country. General Artemio Ricarte was a native of the town of Batac, Ilocos Norte. He played an important role during the Philippine Revolution and the Philippine-American War. He was regarded by the Philippine as the father of Philippine Army, being appointed as the first chief of staff of the Armed Forces of the Philippines. Siya po yung bilang kauna-una ang chief of staff ay siya ay naging first member ng KKK. So pagiging first member ng KKK, ibig sabihin siya yung isa sa mga lumaban na aktibo sa mga Kastila hanggang sumunod ay sa mga Amerikano, hanggang siya ay naging peacemaker nung panahon ng Hapon. Dito naman sa Batac, actually, bilang isang Batakenyo, ay nakaambag siya yung idea na bakit ang Batac ay hanggang ngayon tinaguriang home of great leaders. Isa actually sa mga tatlo nating primary leaders na si Agripay, Ricarte at saka si Marcos. May mga bayaning tila nakaligtaan na ng kasaysayan. Ilan sa mga bayaning hindi kasing sikat ay tila nakaligtaan na ng marami. Hindi man kasing sikat, hindi naman matatawaran ang naiambag nila sa tinatamasa nating kasarinlan ngayon. Kaya't nararapat lamang nakilalanin at pahalagahan natin ang kanilang kabayanihan.